Magandang gabi sa ating lahat. Narito ang update ukol sa minomonitor natin na sama ng panahon na si Typhoon Inday. Bahagyang ang nag-intensify pa si Bagyong Inday at kaninang alas 10, huli itong namataan sa layong 380 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay na nito yung lakas ng hangin na 140 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 170 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pahilaga, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour habang binabaybay pa rin yung karagatan o yung Philippine Sea malayo sa ating kalupaan. At ayon nga sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Inday, nakita natin na generally ito pa rin ay kikilos pahilagang kanluran, maaari yan hanggang bukas over pa rin dito sa Philippine Sea, patungo yan dito sa karagatan silangan ng Taiwan. Samantala, simula naman by Monday, nakita natin yung posibilidad na ito ay kikilos na pa north-northwestward or pahilaga din at maaari nang lumabas ng ating area of responsibility by Tuesday. And nakita natin simula ngayon until Monday yung posibilidad pa ng further intensification or yung paglakas pa ni Bagyong Inday within the typhoon category. Ngunit nakita natin kung saan beginning on Tuesday may posibilidad na bumagal din yung pagkilos nito, kung saan posible din na ito ay humina. Ngunit ina-expect natin na throughout the forecast period ay within typhoon category pa rin si Bagyong Inday. At sa kasalukuyan, dahil nga dito kay Typhoon Inday, ay meron pa rin tayo nakataas na gale warning sa mga dagat baybayin niya ng Batanes at Babuyan Islands, kung saan hindi muna natin pinapayagang pumalaot yung mga kababayan natin mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman sa mga pag-ulan, ina-expect pa rin natin, or in the next 24 hours din, nakita natin si Bagyong Inday, magdudulot din ito ng katamtaman hanggang sa mga maalon na karagatan over the eastern seaboard ng Northern Luzon, kung saan mapanganib din po ang pagpalaot, lalong-lalo na sa mga kababayan natin mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman po sa mga pag-ulan na dulot ni Inday, sa ating latest analysis nakikita natin na less likely pa rin na magdudulot si Typhoon Inday directly ng mga pag-ulan sa anumang bahagi ng ating bansa, maliban na lamang yan sa trough nito at yung southwest monsoon yung inaasahan natin or ina-expect natin na magdudulot ng mga rain showers and thunderstorms over the area ng extreme northern Luzon, maging sa western sections ng central at southern Luzon, kung saan paalala po sa ating mga kababayan dyan na mag-ingat at maging alerto sa mga posible pong pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa lakas naman ng hangin, no, wala pa rin tayo nakataas na tropical cyclone wind signals at nakikita natin na maliit pa rin yung posibilidad na magtaas tayo ng wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit hindi pa rin natin nirurule out na kung magkaroon man ng westward shift itong si Bagyong Inday sa kanyang movement, ay posible tayong hindi natin nirurule out yung posibilidad na magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal dito sa bahagi ng extreme northern Luzon. Patuloy po tayo mag-antabay sa updates na ipapalabas ng PAGASA ukol dito kay Bagyong Inday. Ang susunod na update natin ay mamayang 5 a.m. ng umaga. At yan muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castañeda, magandang gabi po.